kahapon, nakapagtalako tayo nga ng highest daily COVID-19 cases sa bansa. Ikinababahala po ba ito ng Malacanang o are we confident na we are still winning against COVID-19? Ano pa po kaya yung mga measures na maaari natin magawin para nga makontrol yung COVID-19? Again, if a flash ko yung projection ng faster, we are within projection. For as long as we do not exceed 20,000 per day, no? That is the projection. So kung iniisip nyo, yung ECQ will result in a drastic reduction in cases, hindi po yan yung projection. Ang projection ay hindi tayo lapas dapat ng 20,000. No? Hindi po bababa ang numero. Yan po yung projection natin ng 2 weeks sa ECQ at saka itong yung pinapatupad nating MECQ pa. Okay? So I would say we are on track. Now, sinagot na po ni Dr. Solante, bakit ganyan? Kasi unlike yung naunang variant po, eh talaga naman pong mas nakakahawa itong variant neto. At pangalawa, hindi naman tayo po pwede mag-total lockdown na naman, no? Dahil kinakailangan naman, eh makapagtrabaho na hindi magutob yung karamihan ng ating mga kababayan. So, but we are on track by way of our projections. Opo. And from Mark Fitalco of TV lang, Secretary Roque, ayon sa survey ng often, tumaas yung Latinos gustong magpabakuna. But at the same time, marami pa rin yung undecided para kung magpapabakuna sila o hindi. Paano po kaya natin may hikayat pa yung ating mga kababayan with this Delta variant? Sa akin pananaw, si Delta variant na ang pinakamabuting dahilan kung bakit dapat magpabakuna. At kung hindi ka natatakot kay Delta variant, matakot ka kay Lambda variant. So kung gusto mong mabuhay, gusto mong magprotektahan ang iyong sarili at iyong mga mahal sa buhay, pabakuna na po tayo. Okay. Secretary Roque, patanong lang po mula sa isang kolega sa TV from Karen Villanda. Ano po yung status sa panawagan ng ilang grupo na para ma-restore yung GOCC Workers Wage Hike Order na nasuspend sa panahon ni Pangulong Duterte noong 2017? Umaasa po kasi sila na matutupad yan bago matapos yung term ni President Duterte. Magbibigyan po kaya yan ng kasagutan? Well, yan po yung pinag-aaralan pa sa ngayon, no? At yan naman po mga bonuses at mga incentives na yan ay nakadikit po yan, no? Doon sa tinatawag nating performance ng mga GOCCs at saka yung availability of funds din. Opo. And pamuling katanungan na lamang po, Secretary Roque, may isa lang kasi nga lumabas sa isang newspaper na tinanggap na formally President Duterte po ng PDP Laban's endorsement for him to run as the party's vice presidential candidate in the 2022 election. Ano po masasabi niya rito? Kini-confirm this po, Secretary Roque? I can only confirm na kagabi ay nagpulong po ang presidente kasama ang pangulo ng PDP Laban na si Secretary Pusi, kasama rin din si Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino, pero hindi po ko kasama sa pagpupulong. Ang sinamahan ko lang po pagpupulong ay yung para sa mga Olympians, no? So I can confirm nag-usap po sila, pero I do not have personal knowledge kung ano po nag-transpire. And I will leave it to PDP Laban as a political party to make the proper announcement. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, at sa ating mga panahon. Maraming salamat po. Punta na tayo ulit kay Yusef Rocky, please. Question from RG Cruz ng ABS-CBN. Saan daw po gagamitin ng gobyerno ang may 8.6 billion na intel at confidential funds in a pandemic? Bakit mas mababa ang amount than last year? Well, patuloy pa rin po ang banta ng mga terorista, ng ISIS, ng mga komunista, ng mga drug lords, kahit po may pandemya. Hindi naman po ibig sabihin na pandemya ay tigil na muna ang terorismo. Diyan po napupunta ang ating Intel Fund. At kasama din po diyan doon sa mga benepisyong binibigay doon sa mga napapatay ng mga sundalo at mga kapulisan. From Atrizal Halini ng TV5, contra Daya questions the participation of F2 Logistics in the COMELEC bidding. Si Dennis Uy daw kasi ang chairman nito na kilalang supporter ng Pangulong Duterte. Should F2 Logistics be disqualified given this? Should the participation of F2 Logistics be a concern in terms of credibility of election? Pakitanong po yan sa COMELEC, because the COMELEC has the sole power, no, to conduct elections, including to award yung mga kontratang gaya nito. Wala pong kinalaman ng presidente dyan. COMELEC po yan. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat. Punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please, of GMA.
Magandang hapon, Secretary and Dr. Solante. Good afternoon. Sir, kahapon na po nagtala tayo ng bagong... Magandang hapon, Secretary and Dr. Solante. Good afternoon. Sir, kahapon na po nagtala tayo ng bagong record high, ano? And with the 25% positivity rate, hindi ho malayo na magtatala na naman tayo ng mga panibagong record high sa mga susunod na araw. Pero sinasabi niyo po lagi, we're still within the projections. Is this to tell the public, sir, that we're still okay? And at what point do we sound the alarm and call for more stringent measures para pigilan na po na parang masyado ng runaway itong ating mga kaso? Alam mo, Ivan, alam na natin na anyo ng kalaban. Maraming mahahawa, pero wala pang mga 2% ang kinakailangan ma-hospital. Ang pinaghahandaan po natin, dapat kung sila'y pupunta sa ICU, meron silang kama na makukuha sa ICU o di naman kaya sa isolation wards. No? At makikita mo naman po muli, no, nasa screen po natin ang ating healthcare utilization rate. We are in high risk, that's true, nationally and within Metro Manila, pero hindi pa po tayo critical. No? So kaya pa po nating alagaan yung mga magkakasakit. That is what we mean po by living with the virus. Talaga pong naroon yung virus na yan hanggang hindi pa natin nakakamit ang population protection. Pero ang paghahandaan po natin, dapat mabigyan natin ng tulong at kalinga yung mga seryosong magkakasakit. Dr. Solante, may I get your thoughts on this? Okay pa po ba kayo sa ganitong mga numerong nakikita ninyo sa ngayon? Yeah, so far, no? Mga hospital scales, especially the government hospitals, are still accommodating patients, no? And we are thriving despite this increase in the cases. And more or less, no? Talagang pinapagpreparahan naman talaga natin to. Now, there are what we call flexibility in most of these hospitals na kung tataas pa ang kaso, we will also increase the allocation of beds for the COVID, no? And at the same time, we also have to balance that also, yung mga available na mga healthcare workers. Kaya napaka-importante ngayon na mag-ingat pa rin tayo, no? At this point in time, especially for those vulnerable population, kasi ito yung binabantayan natin na ma-admit sa mga hospital. Okay, salamat Dr. Solante. Sir, nagpulong daw po kahapon ang leaders ng Kongreso at ang IATF. Can you tell us what came out of that meeting? Hindi po ako kasama dun sa pagpupulong, nandito po ako sa Malacañang for a series of meetings, no? Pero hindi po ako kasama dun sa pagpupulong ng IATF and members of Congress at wala po akong notice na nakuha tungkol dyan. Salamat, Secretary. Thank you, Dr. Solante. Maraming salamat, Ivan, no? Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, thank you, Secretary Roque. From Joseph Moro ng GMA News. For Secretary Roque, there are still people who could not secure a vaccination schedule. How would you explain it? And does it speak for a shortage in supply? Well, unang-una po yung scheduling, nasa lokal na pamahalaan na po yan. So makipag-ugnayan po tayo sa mga lokal na pamahalaan at tignan po natin kung anong dahilan. Pangalawa, well, ngayon po mas marami tayong supply. Hindi gaya nung mga nakalipas na buwan, no? Mahigit 20 million po inaasahan natin ito darating ngayong buwan ng August. At sa tingin ko po, kung kayo po ay kabahagi doon sa mga manggagawa at saka merong mga priority, ay wala pong dahilan para hindi kayo makakuha ng schedule. Only 7% of the target frontliners have been vaccinated. Why so? Can this explain spread of COVID? Hindi po totoo yan na 7% lang. Kahapon po, nasa 90%+ na tayo sa lahat po ng mga A1. No? At dun sa mga lola at saka sa mga mid-comorbidities, medyo mas mababa po kaysa sa A1, pero hindi po 7%. Can you give us the statistics on of how many have been vaccinated versus the target for NCR and the country? Can you quantify the need, maybe the number of people that needs to be vaccinated versus present supply? Well, gaya ng sinabi po kahapon ni Vaccine Czar Secretary Charlie Galvez, no? Meron na po tayong around 43% na fully vaccinated sa Metro Manila. So we have 7% more to go para ma-achieve ang population protection of 50% dito po sa Metro Manila. Now, we concede na yung mga karating probinsya natin, yung plus 8 natin, ay mga nasa 12 to 14%. At yan nga pong gagawin natin ngayon, ibubuks natin ang mga dumarating na supply doon naman sa mga karating bansa, karahatig probinsya at mga bayan
at siyempre po yung mga lugar kung saan nagkakaroon po ng surge. Sir, clarification lang po ni Joseph Morong bago pumunta sa tanong niya kay Dr. Solante. Yung A4 daw po yung 7% pa lang. Can I see the data kung meron kang data? Well, siyempre po, ang A4, ito po yung mga manggagawa, no? So, nagsimula lang po tayo at siyempre po, kaya 7% yan ay dahil napakadami po ng ating mga manggagawa. Pero pataas ang pataas naman po ang bilang dyan. For Dr. Solante, tanong po ni Joseph Morong, from a survey of Okta Research, a top reason why people don't want to get vaccinated is that they think it is not safe. Are the vaccines safe regardless of brand? Yes, no. It has been proven already, no, na yung kinadala or kinakita ng FDA na mga adverse reaction, napaka-konti kumpara doon sa nabakunahan o lahat na nabigyan ng bakuna, regardless of the brand, no. At saka nakikita din natin doon na wala pang namamatay dahil doon sa bakuna. Kaya we have to enhance our campaign that all vaccines are safe and kailangan magpabakuna at this point in time. Thank you from lahat kindly atensa ng business world para po kay Secretary Roque on the NTF-ELCAC proposed budget. Why is the Duterte administration going to subsidize local projects such as those under the BDP when the Mandanas ruling, which increased the LGU share from national taxes,